So yan, tanawin nyo po yung napakagandang lugar namin. Negev, and take note, 55% ng total land area of Israel is desert or desierto po siya. Kaya, lingon-lingon din. Para ma-appreciate nyo po yung beauty dito. Maya-maya ng konti, mag-discuss ako, sir. For the meantime, mag-sightseeing muna kayo, mag-video kayo kung kayo yung mga vlogger man o kung gusto nyo magkaroon ng remits ay itong din Prime Minister Benjamin. But gusto ko magbigay ng preview tsaka background sa inyo, no? Dito sa lugar na Negev po, dito sa southern part of Israel. Para sa gayon, may background kayo at maalala nyo yung lugar na to, hindi lang nag-picture ang bawat isa sa inyo. Tulad ng sinabi ko sa inyo dito sa amin sa Christwood Tour, we would like to connect you to the history of Israel as well as Lugan. So, we'll have a wonderful education para sa inyo. So, once again, welcome ka dito sa southern part of Israel, dito sa Negev, no? At pagka sinabi nyo Negev, ang ibig sabihin ko sa salita Hebrew, no? It means rhyme. Pero sa Bible or in English term, ang ibig sabihin ng Negev ay south direction. So, ibig sabihin, we are accurately in the southern part of Israel. Tama o mali? O ba, may tulog pa yata? Parang, nakakantok ba ako mga sis? Baka way, tagpos ka dun. Hindi ka alam caption, tulog ako dun. Pag nakinig ka yan, no? Parang hindi nalugi yung ano ko, trabaho ka na. Diyan, joke-joke lang doon, di ba? Mahirap naman. So, when you say Negev, it means south ang ibig sabihin nyo. So, we are currently in the southern part of Israel. Kaya nga, tulad din sinasabi ko pa sa inyo kanya, 55% of the total land area of Israel is desert o desierto. Kaya, left and right, although may mga settlers dito, no, mostly ang makita dito ay Bedouins, may mga Jews dito. Pero, kalimitan ay, binanis po, hindi ako nagkakamali, ay mga Bedouins na yan, naninira dito sa Negev part. Now, itong Negev ay makasaysayan din sa disyerto. Kaya kung aaralan po natin history, ang Bible, no, we will learn a lot from this wonderful place. So, itong Negev, no, na ating binabaybay ay merong tatlong bahagi o yung bansang Israel. So, kung babasahin at lalo na kung mapamilyar ko sa mga minsan sa from upper part, nandyan ang northern part of Israel, no, nandyan ang northern part of Israel. Okay. Sa center, nandyan naman yung part ng Hebron. Okay? Center ng Israel. Sa baba naman, ito yung lower part, ito pong Negev, hanggang Ilat ay kasama sa lower part. So, it means, itong Negev ay part po siya ng land of Edom or Edomites. So, sino si Edom? Si Edom ay si Esau. Okay? So, Book of Genesis siya. Okay. Ngayon, when you say Edom, it means red. Okay? Red ang ibig sabihin ng Edom. Pero this particular area, itong 40 years. So, every day, ang counts nyo ay 1,000 years. So, from here, para masablayan ang iyong mga natin na kumpad. Dahil nung nanalangin si Moses sa Mount Sinai, at pagbaba niya, itong mga Israelita ay gumawa ng imahe na yari sa ginto at sinamba nila instead na ang Diyos lamang. Nainip sila, tagal-tagal niya lang manalangin doon, ang may ginagawa niya doon. Nagpaso siya lang, tapos tayo dito nagantay nang wala. Gutom na gutom. Marami silang murmur at reklamo. Kaya nung pagbaba ni Moses, instead na kanyang kausapin doon bato, ang ginawa niya, hinampas niya ito at nabuswak o bumulwal yung tubig. Kaya ang sinabi ng Panginoon, dahil sa iyong disobedience, sa hindi mo magsunod, hindi ka makakapasok sa promised land. Kaya sometimes sa buhay natin, take note, once we don't obey God, mararanasan po natin ang pagpapala. Tama ba o mali? Di ba? Mararanasan po natin yan. Pero when we obey God, when sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang sa akin, ibibigay ko to, maghintay ka lang. Kapag ipinigay mo ang iyong pananampalataya ka, maniniwala ka sa covenant of promise sa Panginoon, believe me, you will achieve. Walang punishment, walang pagpapala. Kaya take note, today, bawal ang back off sa ating pag-requirement. At pag nag-back off ka, isa kaya Israelita. So, lapit na tayo. Ang gagawin natin first, we'll take breakfast, no? O, tingin nyo, mga Ibex. Okay? That is Ibex. Anong camel? Grabe, ang kakaw. So, take note, yung babang bahagi niyan, that is already part of sin wilderness. Ganyan. Yung mga canyons, mga crush, no? Mula sa Mitzpiramon, mayroong hamak na Shgabol, Gadol, Katan. Ang haba nitong wilderness of sea. Okay? Mahaba yan siya. So, mamaya makikita nyo mas maganda dun sa may tour ni Prime Minister Bingo. At
25 minutes serving crew yun, nandito yun sa SD Booker. So, dito sa Negev ay maraming kibots. So, itong kibots, itong SD Booker ay isang kibots po siya dito, no? Sa Negev. At the same time, malalaman yung kwento patungkol kay Prime Minister Bingman. Bakit nga ba siya nandito sa Negev? O dito sa SD Booker, no? Anong ginagawa niyang tool niya? Bakit dito siya nakalimbing? Baka yun yung manaisip niyo. Note yung doon, yung nakikita nyo yung cliff o yung mga craters na yan o canyons na tinatawag natin mula yung doon sa Mitch Peramon, kung nakapunta na kayo ng Mitch Peramon hanggang dire-diretso dyan pababa, ito yung Sin Valley na tinatawag natin. Dinidiscuss ko sa inyo kung saan pinadala ni Moses yung kanyang 12 spies from Wilderness of Paran to Kadesh Barnea, papunta dito sa Sin Valley, papasok dito sa Land of Canaan. Okay, naiintindihan nyo? Gets ninyo? Opo. So, marahil nagtataka kayo bakit nandito yung tomb ni Prime Minister Bingurin. Tama po ba? Nagtataka kayo bakit nandito. Kasi, nung napasyal si Prime Minister Bingurin dito, nung siya ay nasa politics leadership niya pa, tawag dito na amaze siya. Nadaanan niya yung ilang mga Bedouins at mga settlers dito. At mayroon dito yung tinatawag na Ben Gurion sa atin, hindi dito eh, kasi hindi na natin pwedeng puntaan kasi kailangan doon magpabuka pa reservation kasi mag-hiking pa tayo. So, nung nakita niya yung lugar na ito, na-amaze siya. Nauminto siya at nakipag-mingle siya sa mga settlers doon that time nung siya ay bumisita dito. So, nung napanik siya dito, na-amaze siya sa beauty dito. Pero alam niyo po, yung mga tao rito, yung mga member ng kibbutz dito sa Este Boker, hindi po nila kayang tanggapin si Prime Minister Bingurin. Bakit? Kasi unang-una, Prime Minister siya ng Israel. Okay? Mataas ang posisyon niya. Hindi siya ordinaryong tao. Kaya para sa kanila, nung si Prime Minister Bingurin, pagbalik niya ng Tel Aviv, nagkaroon siya ng sulat, address dito sa mga tao kung pwede siyang maging bahagi nung lugar ng SD Boker or dito ng kibbutz na ito. At sa makatuwid, ang nangyari po na dumaan sa butuhan, within one boat lang, ang nangyari ay naging member ito si Prime Minister Bingurin tsaka yung asawa niya si Paula Bingurin. So matapos yung kanyang leadership ay nag-decide silang manirahan dito. So lahat ng natutunan nila ay kanyang ginawa dito sa kibbutz. So nagkaroon ng development progress at sa last will and testament ni Prime Minister Bingurin, ang gusto niya mangyari kapag siya ay namatay, dito siya ilibing sa napakagandang lugar ng Este Boker. Now ang Wilderness of Sin or the Valley of Sin o Nahalsin na tinatawag natin. So when you say Nahalsin, that is riverbeds or dry daanan ng mga tubig. Kaya pansin nyo, pag umulan, mamaya pagbababa tayo din yung mga daan, may mga daan ng mga tubig. Pagka umulan, yung pinaka-exit papunta diyan sa mga babang bahagi ang the rest of these canyons or boxes na tinatawag natin. Now, so yun yung laman ng Last Will and Testament ni Prime Minister Bingurin, kaya nandito sila nakatibing na mag-asawa. Dahil nga nainggit na naamay siya dito sa kagandahan ng Negev. At maliban pa doon, si Prime Minister, take note, he is the first Prime Minister of Israel at the same time, the father of nation. Bakit? In May 1948, kung hindi ako nagkakamali, May 1948, ay dineclare ang Israel na maging state. Kaya, he is the father of nation na tinutukoy ng mga Israelites. So, malaki yung naging contribution niya, lalo na sa Arab Palestinians pagdating ng Ottoman periods. Kasi, may mga battles o leaderships na kailang ipagtanggol niya kanya nasasakupan. Kung alalahan niyo sa history, ang sitwasyon ng Israel o itong lugar na to ay talagang pinag-agawa ng bawat bansa. Kalaban, nandiyan ang Syria, ang Egypt, ang Lebanon, the rest of that. Kaya, talaga, ang Palestine, lalo na sa panahon ngayon, hindi pa rin sila pumapayag na mapunta ito sa Israel. Pinag-aagawan pa rin. Kaya, that time, nagkaroon ng sitwasyon sa pagdating sa leadership, sa politics, ay isa si Prime Minister Bingurin na nakipaglaban para manatili sa kanila itong lugar ng Negev at the same the rest of the Israel. Kaya, nandito sila, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung ayon sa last will and testament ni Prime Minister Bingurin na dito sila ilibing. So, ito yung pinaka-institute niya, yung mga alaala niya, kung anong meron dyan, hindi ko rin napasa kilog. Basta alaala ni Prime Minister Bingurin at yung kanyang kasakay nandiyan sa loob ng institute na yan. So, tanawin nyo yung pinaka-kalawakan ni Sin Valley or the Wilderness of Sin at napakaganda ng views niya. At mamaya, mag-hiking tayo sa Inabgat, ano? At maliban pa dyan, the rest ng itinerary ay sunod-sunod tayo. So,
umaambo na. Ang gawin natin, mag-group picture tayo, tapos mag-solo pictures kayo. Then the rest doon na natin ituloy yung ibang discussion sa bus, medyo maambon. 8:30 pa bukas yung inap dato. Okay, so, wait lang, may nalimutan pa ako. Yung mga bato na yan, alam niyo kung bakit may mga bato? It's a sign na yung mga tao o yung kumpins, o mga colleagues, o mga Israelites, o yung mga tourists at iba pang pumupunta dito, it serves as recognition sa nagawa ni Prime Minister Ben-Gurion, kasi isa sa outstanding Prime Minister ng Israel. At the same time, naalala nila itong ginawang contribution ni Prime Minister Ben-Gurion dito sa bansang Israel. Kaya may mga bato dyan sa tunnel. Kung gusto ninyo, maglalagay. Para hindi lang kayo ma-splice. Wala namang masama. Pero dapat lagi yan. Kayo, dapat talaga tayo maglalagay. Kaya group picture tayo dito sa tombag. Thank you.